Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Labis-labis na nagmamakaawa itong si Aling Susan kay Dr. Lindon pagkatapos nitong magpa-check up ni Aling Susan sa Eastridge Hospital at nang malaman nito ni Dr. Lindon na mayroon pala umano itong iniinda na karamdaman kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Dr. Lindon itong si Aling Susan na huwag umano nitong itago ni Aling Susan ang kanyang nararamdaman dahil handa naman umano nitong tutulungan ng kanyang apo itong si Aling Susan at kilala naman umano nito ni Dr. Lindon ang kanyang apo na itong si Annaline na tinutulungan nga umano nito ni Annaline ang ibang tao at imposible umanong hindi tutulungan nito ni Annaline ang kanyang lula na itong si Aling Susan. At dito agad naman din itong nagsalita itong si Aling Susan at sinabihan niya itong si Dr. Lindon na ayaw umano nito ni Aling Susan na maging pabigat sa kanyang apo at sa kanyang pamangkin na itong si Lynette. Kung kaya't gusto umano nito ni Aling Susan na ilihim na lamang umano ang lahat at gagawa umano ng paraan itong si Aling Susan na ipagamot ang kanyang sarili na hindi umano madidisturbo ang kanyang apo na itong si Annaline at ang kanyang pamangkin na si Lynette. At sinabihan nito ni Aling Susan itong si Dr. Lindon na mangangako umano ito sa kanya na hindi umano nito sasabihin ni Dr. Lindon sa kanila na mayroon umanong cancer itong si Aling Susan sa kadahilanan na ikipinan laki naman din ng mga mata ni Dr. Lindon ang kanyang naririnig galing sa bibig na Aling Susan at agad naman din itong pinaintindi ni Dr. Lindon itong si Aling Susan na buko lang naman umano ang kanilang nakikita at hindi pa umano ito confirm na malignant umano ito kung kaya't huwag muna umanong magsasalita itong si Aling Susan na cancer dahil posible umanong hindi cancer ang kanyang bukol at posible rin umanong kaisang cancer ang kanyang bukol ngunit kailangan umano nito na mabayupsi upang malaman nila kung ano o mano ang kalagayan nito. Ngunit agad naman din itong sinabihan ni Aling Susan itong si Dr. Lindo na natatakot umano itong si Aling Susan kung kaya't ayaw umano nito ni Aling Susan na magpabayupsi at gagawa na lamang umano ng paraan itong si Aling Susan kung paano umano nito gagamutin ang kanyang sarili na hindi umano malalaman sa kanyang apo at sa kanyang pamangkin. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.